getting stronger, stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. Tried it all my way, just couldn't find the road. Then I heard what you told me, and then I was, and then I was sold. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing, growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I mean, I was stubborn, couldn't change my ways. Took a lot of sorrow until I found you and found better things. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. Keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. I'm growing stronger, stronger every day. Growing stronger, stronger every day. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at kayo po ngayon ay nasa programang Learn Theology na sumasahim papawid po no every Saturday 3 o'clock po ng hapon. Hatid sa inyo ng Send the Light Ministries at ng Life in Jesus EMCI Radio Online. Ayan po, isa na naman pong natatanging araw sa paglilingkod sa Panginoon at pag-aaral ng kanyang mga salita at tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat patuloy pa rin po ang katapatan ng Diyos sa ating buhay at patuloy pa rin tayong pinasisigla sa lahat ng ating mga ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa programang ito every Saturday po. At just a few reminders lang po, tayo po ay live na napapanood po sa Facebook and of course, tayo po ay napapanood simultaneously sa mga official Facebook pages po ng Send the Light Ministries San Pedro and also ng Light in Jesus Evangelistic Mission Church International. So at the same time, tayo rin po ay napapanood sa YouTube channel po ng Light in Jesus EMCI. At nagpapasalamat po tayo ng lubusan sa Panginoon dahil nakakailang meeting na po tayo. At marami na rin po tayo mga napag-aralan dito po sa subject na theology. Bagamat we are just only discussing a very basic no na prinsipyo sa pag-aaral nito, pero malaking tulong po ito. And we are hearing some testimonies na kung saan sila po ay patuloy na natututo at nabibless dito po sa programang ito. Kaya po mga kapatid, kung meron po kayong karagdagang mga testimonies no, at meron po kayong mga karagdagang pagbati, ay nice ko pong hilingin ang bawat isa na po pwede po kayong mag-comment dito po sa ating mga live sessions kung saan nyo po napapanood yung ating pong programa. Ganun din po, no? Ating pong ipinapahatid yung ating pasasalamat
sa lahat ng bumubuo ng Life in Jesus EMCI. Dahil sila po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng ganitong klase ng pagkakataon para atin pong ma-produce ito pong ating programa tuwing Sabado. Particularly, I want to thank Pastor LJ Espeleta for always giving us the help and also assistance para po ating maipagpatuloy itong programa na to. At nawa po, ang panalangin natin sa Panginoon, lalo pa po mag-improve yung ating mga programs and later on, madagdagan pa po ng mga iba't ibang mga variety para po lalo pa pong mas ma-strengthen yung ating mga Christian development program dito po sa ating programang Learn Theology. And of course, mga kapatid, no, kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong mga ilang prayer requests na nais nyo pong iliham sa amin, meron po tayong mga contact details na makikita nyo po sa inyong mga screen. At pwede nyo po kaming kontakin dyan. Pwede rin po kayong mag-message through Messenger dito po sa ating Facebook account, no, ng Send the Light at saka ng Light in Jesus if you have some inquiries, concern, at especially doon sa mga related po sa ating programa. Lalo-lalo na po doon sa mga nais pa pong magkaroon ng deeper na kaalaman sa lahat po ng mga pinag-aaralan nating lessons dito. Again, let me remind you that this is not a formal Bible schooling, no? But this is just only an extra activity and also program na kung saan inihatid sa inyo para po matulungan tayo na kahit panahon po ng pandemya, ay kahit magkakalayo tayo sa isa't isa, ay magkaroon po tayo ng lalo pang growth pagdating sa ating biblical knowledge and sa lahat po ng ating mga paglilingkod sa Panginoon. Makatutulong po sa inyo tong Learn Theology because we are discussing here basic principles kung paano po natin maiintindihan ang iba't ibang mga doktrina mula po sa Biblia. So, ayun po. Dumako po tayo sa ilang mga pagbati at kung kayo po ay may mga greetings, no, please comment, no, dyan po sa ating comment box. Lagayin nyo lang po yung inyong mga comments dyan and also greetings para din po makita ng iba nating mga manonood, no. And of course, I would like to welcome yung mga bago po nating kasama na nanonood ngayon. So kayo po ay talagang pinagpala ng Panginoon. Diba? Sa inyo pong panonood, ay hindi lang po kayo basta mag-enjoy, kundi magkaroon po ng pagbabago yung inyong mga buhay ayon sa kalooban ng Panginoon. And we want to greet also, no, all of the people from Send the Light Ministries, no, sa lahat po ng bumubuo nito, particularly po dun so sa daughter church na kung saan ako po ay naka-assign sa San Pedro, Laguna at maging sa Las Piñas City. Sa lahat po ng mga members natin na mga nanonood ngayon, you are very, very much welcome dito po sa ating programa. Nawa po, maging active pa po kayo at huwag po kayong titigil sa panonood dahil malaki pong bagay ito para ma-develop po at ma-remind tayo dun sa mga dapat pa nating malaman patungkol sa salita ng Diyos. And I would like also to welcome those from all other local churches and also other fellowship po na kung saan na nababrowse nyo po to at na-encounter nyo po tong programa na to. Nawa po, ito po ay malaking tulong sa inyo at mabigyan po kayo ng sapat na edification, no, pagdating po sa pag-aaral ng Biblia. Also, I would like to greet all of the members po at leaders po ng LIJ, no, ng Life in Jesus EMCI, at meron din po tayo mga iba't ibang mga branches na kung saan nanonood mula po sa LIJ. Particularly dyan po sa Rome, Italy, ay nandyan po yung mga nanonood po, no, ating po mga kapastoran at saka po ng ating mga workers dyan sa Rome, Italy. Praise the Lord. And I would like to take this opportunity as well, no, kung kayo po ay tuwing umaga, no, ay meron po kayong time, no, of course, kahit kayo po ay nasa biyahe, kahit kayo po ay nasa trabaho, sa eskwelahan, if you have time, wala pala tayo eskwelahan, sorry, online class pala ngayon, and we have you have time in your home, no, kayo po ay makapanood, eh meron pong ginaganap din po ang Life in Jesus Radio Online na kanilang morning devotion. Yan po ay
every 9 o'clock po, araw-araw po yung Monday to Saturday. So kung kayo po ay may panahon, ay subaybayan nyo rin po yan. Ayan po, ihatid sa atin ni Pastor LJ Espileta. So pwede nyo po yan mapanood. At malaking bagay po sa atin, lalo na po kung kayo ay nangangailangan pa't nauuhaw kayo sa kaalaman sa salita ng Diyos at magkaroon ng karagdagan pa na kaalaman patungkol dito, ay sumama po kayo dun sa ating morning devotion na hatid sa atin ng Light in Jesus. Ayun po. At bago po tayo magpatuloy, no, i-flash po natin yung mga greetings. Makikita nyo po dyan sa inyong mga screen na may mga bumabati po sa atin. And hopefully, mas dumami pa po tayo later on dito sa programang ito. So, praise the Lord. So, before we continue our lesson, no, let's join me in entrusting this program sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Takinang Diyos, mapagpalang Ama, salamat pong muli sa pagkakataong ito na muli mo kami nagsama-sama sa pag-aaral po ng Learn Theology. Thank you, Lord God, for another day that we are going to study your word. And please, Lord, help us to understand the deeper truths, Panginoong Diyos, patungkol po sa mga doktrina ng iyong mga salita. At bigyan kami, Panginoong Diyos, ng lalo pang enlightenment, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na amin po matututunan. Continue to humble us, O Lord God, that as we are learning, O Lord God, we are also, O Lord God, learning on how to humble ourselves before you at i-worship ka namin, Panginoon, sa katotohanan, sa Espiritu, Panginoon. At mas lalo pa kaming humanga sa kamangha-manghang plano mo sa buhay ng tao dito po sa sanlibutan, Panginoon, maging sa iyong kamangha-manghang plano ng kaligtasan para sa bawat isa. Nawa po, pagpalain niyo po yung lahat ng mga nanonood ngayon, maging, Panginoon, yung mga bago po naming kasama, na kung saan ngayon pa lamang makakasubaybay ng aming pong mga pag-aaral dito, nawa sila po ay ma-encourage din na magtuloy-tuloy po sa mga programa na kung saan iniyahatid ng mga ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. I pray, Lord God, that you continue to bless Send the Light Ministries. And also, I would like to pray for Light in Jesus, Evangelistic Mission Church International, that you will bless them, O Lord God, as they are becoming an instrument of your glory and of your blessings. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang araw na ito. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen. Praise God. So, by the way, no, I would like to greet also other branches ng Send the Light, no, diyan po sa Send the Light Maine, sa pangunguna po ni Pastora Ruth Loy sa Maglaya. And also, I would like to greet our senior pastor, our bishop, Bishop Paul Maglaya. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng iba pa nating mga leaders na kung saan kabilang po sa Send the Light. At kung kayo po ay bagong nanonood dito, no, huwag po kayo mag-alala, kahit tayo po ay nakakaraming lesson na, I think this will be our lesson 10. So praise God, no, talagang pakabuti ng Panginoon. Pang-sampu na po na natin tong session. Kung na-miss nyo po yung lessons 1 to 9, huwag po kayong mag-alala. Pwede nyo po yung balikan dahil meron po tayong mga replay, meron po tayong mga nakarecord na video dito po sa ating Facebook page. So kindly just back read, no? Balikan nyo lang po itong mga posts natin at makikita nyo po dyan yung mga videos natin na kung saan na-miss nyo. At nakakatuwa kasi bakit? Ito rin po ay nasisave natin sa YouTube. So hopefully, ay marami din pong makapanood dito. Nga lang, ang ating pong medium of instruction ay dalawa. Pwede English at Tagalog yung transition ng pag-discuss ko. So maybe mas makaka-relate dito ay yung mga Pilipino kasi mas maiintindihan nila. Later on, siguro baka magkaroon tayo ng pagkakataon that we have a lecture that is in English. Ayun po. So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Nung nakaraan po ay pinag-aralan po natin, of course, continuous pa rin po, yung subject na bibliology. And what is bibliology? Once again, no? Ano po ang ibig sabihin ng bibliology? It's the doctrine about the scriptures or the doctrine about the Bible. So last time, I just want to present to you kung ano ba yung mga naging discussion na natin. So just to have a sort of review kung ano ba yung mga na-discuss na natin sa ating pong pag-aaral nito.
makikita nyo po, we have this what we call bibliology doctrine about the scriptures or of the scriptures. So, as you can see here, yan po natin, ito po yung scope ng ating pag-aaral. And in the last 2 weeks that we have discussed bibliology, last 2 Saturdays, we were done, no? Tapos na po tayo dito sa origin of the Bible and also the formation of the scriptures, no? Pag-aaralan po natin paano nag-umpisa to, paano nabuo to. And of course, today, pag-aaralan po natin yung pangatlong lesson, which is all about the canonicity. Yan. And this is a very theological term kasi hindi po siya basta napapakinggan ng mga lay person. But most of the time, tayo po mga nag-aaral ng Biblia ang mas nakakaunawa nito. Pero we'll try to make this simple for us so that meron din po tayong knowledge na sa pagkakaabuo po ng Bible, we are also going to understand what's the meaning of canon or canonicity. And many of you have heard about canon, di ba? Kaya nga yung sa Roman Catholic Church, they have this what we call canon law. May mga ganyan pa canon law. Pero dito sa atin, in our denomination, no, Christianity, ng particularly evangelical Pentecostal Christianity, so we have canonicity. Anong ibig sabihin nito sa ating pong ating pong pag-aaral ng theology? So, and later on we'll be discussing inerrancy, inspiration, revelation, illumination, interpretation, and of course we're going to study about versions and translations. So yan, exciting po, no? Pero dito muna tayo sa pangatlo, etong canonicity. So, forward lang po tayo ng, kasi yan, mga na-discuss na po natin yung nakaraan. So, balikan nyo lang po yan kung hindi nyo po masyadong naintindihan. So, now, we are going to proceed dito po sa canon of the scriptures. Now, before anything else, let's define what is the meaning of canon. No? Again, di po yung canyon. No, hindi po yung canyon, no? Hindi, canon. No. Ano po ba ibig sabihin ng canon when we talk about the Bible? Kasi mapapansin niyo po ang atin pong Biblia, when we study the formation of the scripture, no, meron po siyang sa atin po, sa ating Christian Bible, 66 books inside this holy Bible. Now ang tanong, pastor, bakit may mga ibang Bible ang laman 70, yung ibang Bible sobra sa 66, no? And then bago mag New Testament, merong bahagi ng Bible doon na, but sa ating mga born again ay wala. 66 lang sa atin. And dahil dyan sa tanong na yan, dun tayo magpo-proceed ngayon sa tinatawag natin na lesson about the canonicity of the scriptures. And of course, ano bang ibig sabihin ng canon or canonicity? Ang ibig sabihin nito, ito yung standard. Paanong ang isang sulat o ang isang book ay karapat dapat siyang mapunta bilang bahagi ng Bible. Kaya kunyari, yung Genesis, paano siya naging kasama sa Bible? Yung Deuteronomy, paano siya naging kasama sa Bible? Ang tawag po doon, pag pumasa ka sa standard, yung sulat ni Apostle Paul, pag nakasama sa Holy Bible, sa 66 books of the Bible, then that's the, again, I'm talking about in our context sa ating pong evangelical Christianity and also particularly sa ating pong mga born again Christians and just to highlight Protestant, no, yung nandoon po sa Protestant side, because magkahiwalay po yan in the Catholic Church and also in the Protestant. Now doon po sa stream natin, of course we have this what we call canon. Now ito po yung ibig sabihin, no, comes from the Greek word canon, meaning a measuring rod or reed, and signifies rule or standard. Hence, the canon of the Bible consists of those books considered worthy to be included in the Holy Scriptures. So, ang meaning po nito, ito yung standards para ang isang sulat ng propeta man o ng apostol ay mapahalo, makasama dun sa kabuuan ng Holy Bible. Kaya po ito ay bibliology. One of the studies is all about identifying paano bang naging 66 yan at bakit 66 lang in our context sa ating pong denomination. So yan, ha, ayan po ibig sabihin ng canon. Kaya
Pag sinabing canon, familiar ka na ngayon kung anong ibig sabihin niyan, di ba? Anong ibig sabihin ng canon? So, ayan po, no? And you can see here, no, mga kapatid, that canonicity is a very important topic in theology. Kasi bakit? May mga iba po nagtatanong, bakit di kasama yung Book of Enoch, di ba? Kasama yung iba sa Catholic Bible, meron po yung mga Bell and the Dragon, may Judith, Tobit, di ba? Sa atin wala. Kasi iba yung standard ng ating canon sa ating pong mga born again Christians. Okay. So now, another thing is, ano po ba ang ibig sabihin ng canonicity? Meaning, talaga bang napatunayan na ito ay galing sa Diyos? Ipinasulat ba talaga ng Diyos itong mga nilalaman ng bawat book ng Bible? And if you will try to read all of these verses, mga kapatid, kung babasahin niyo po yung mga verses na yan, you can notice that meron pong pag-uutos lagi at may mga statement ang Diyos dyan na pinapasulat niya o nagkaroon ng experience to write by the inspiration of God. No? Sabi ko nga po, atin po basahin ulit sa 1 Peter, no? 2 Peter no? chapter 1. 2 Peter chapter 1, palagi ko po itong ginagamit na verse every time na nagpapaliwanag patungkol sa paano ba nangusap ang Diyos. 2 Peter chapter 1, 20 to 21. Tingnan natin. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. But take note of verse 21. For prophecy never came by the will of man. Hindi po to basta lang galing lang sa tao. But holy men of God, particularly mga taong tinawag talaga ng Panginoon, spoke, nagsalita, as they were moved by the Holy Spirit. So dito makikita po natin that the inspiration of God is present. And that's one factor na dapat natin isaalang-alang para ang isang sulat ay mapasama doon sa kabuuan ng Holy Scriptures. And let's try to read some of the verses here. Unahin po natin Exodus chapter 7:14. We can here read here the canon of the Old Testament, wherein ipinag-utos talaga ng Diyos na isulat yung account ng particularly ng Pentateuch, no, sa Old Testament sa pamamagitan po ni Moses o yung may mga pangyayari po diyan na kung saan sinulat po sa pamamagitan po ni propeta Moses. Sabi ng 7:14, if you are reading with me, verse 14, then the Lord said to Moses, no, sino po yung nangusap? Ang Diyos. Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Now, if we will go to Exodus chapter 24, verse 3 to 4, we can see here na meron na namang utos ang Diyos kay Moses. Huh? And Moses alone shall come near the Lord, but they shall not come near, nor shall people go up to him. That's verse 2. Verse 3 po. So Moses came and told the people all the words of the Lord and all the judgments. And all the people answered with one voice and said, all the words which the Lord has said, we will do. And verse 4, and Moses wrote, oh, yung salitang wrote, all the words of the Lord. And he rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. So dito makita po natin yung account na kung saan inuutos talaga ng Diyos na magsulat si Moses. That is why, ine-examine po yan, although basic nga lang po ito kasi itong program natin, although may mga standards po paano malaman talaga na dapat ba makasama talaga yung isang sulat na kung saan na-discover to be worthy enough na makasama po siya sa Holy Scriptures. Now, I just want to highlight, sorry, balik po tayo, no? Ayan. I just want to highlight this verse in Luke chapter 11:51. Ito pong pinaka-last, no? Tingnan na, subukan po natin. Mapapansin nyo po dyan nabanggit si Abel, no? And also up to the prophet Zechariah. Tingnan natin, ha? Luke chapter 11 verse 51. Napakaganda po natong verse nito. Lalo na sinisignify ng Lord parang A to Z. No? 11:51. Sabi dito, 11:51, from the blood of Abel or Abel to the blood of Zechariah,
who perish between the altar and the temple, yes, I say to you, it shall be required of this generation. So kung mapapansin niyo po dito, sa New Testament, nabanggit si Abel at nabanggit din po si Propeta Zechariah. It signifies that the whole Old Testament, meron po kinalaman dyan yung Genesis, may kinalaman din po dyan itong Book of Prophets, particularly the Minor Prophets. And ayan po mga verse na yan, you can notice na yan po yung nagpapatunay na meron pong ipinasulat ang Diyos at meron pong kinalaman lahat ng account sa Old Testament na kung saan nagtutugma sa mga pangyayari. That is why the canon is there as a standard. So yun lang po, basta sa Old Testament, if you will try to read all of these things, magpapatunay po na meron pong naganap na mensahe ang Diyos na kung saan ipinasusulat niya talaga. Hindi lang siya basta sulat ng tao, kundi meron pong kinalaman ang bawat mga pangyayari na yun, especially sa kalooban ng Panginoon. Ayan. Now, another question in canonicity is of course, yung question po about dito sa canon of the Apocrypha. Alam niyo po ba yung Apocrypha? Diba sa Roman Catholic Church Bible, after the Old Testament, meron po silang tinatawag na Deuterocanonicals. Deuterocanonicals. Ibig sabihin po noon, yun po yung parang sobra, di ba, na account sa pagitan ng Old Testament and New Testament. Kaya nga po sa ating mga Christians, ang ating pong, sa particular mga born-again Christians, no? Ang ating Bible ay nagtatapos sa Malakay sa Old Testament and then to be followed by Matthew. And our study says, no, that after Malakay, there is 400 years of silence bago nabuo itong Matthew at nangusap ulit ng Panginoon. 400 years silence before the time of Christ. Hindi po talaga nangusap ang Diyos during that time. Pero ito pong Apocrypha is said to be written, no, in that particular period na kung saan silent po ang Diyos. Kaya sa atin pong mga even in the Protestant Bible, sa atin pong mga Christians na kung saan ang Bible natin ay 66 books lang, hindi po natin kinukonsider tong Apocrypha because it's what we call hidden or concealed. Bakit? Kasi ito pong mga books na to ay pag pinag-aralan mo, more of the historical account, more of the parang literary lang but there is no spiritual significance or content. And also, wala siyang tinatawag na message about the Messiah. No, kumbaga parang wala siyang implication about kay Jesus. And if you are going to read these books, no, meron naman kayong makukuha na historical significance. However, wala yung tinatawag na inspiration, kumbaga. Diba, hindi mo ma-discern yung inspiration, no? Of course, if we will say this na magagalit sa atin yung Catholic Church because of what we are saying right now, but particularly our canonicity is something like this. Ito yung standard natin. Kung bakit hindi natin isinama to itong mga some parts of the Apocrypha, 'di ba? Or all of the apocryphal books. Kaya yung Apocrypha po ang tawag dun sa exist na book after the Old Testament. Yan po, 1 Esdras, 2 Esdras, Tobit, Judith, the rest of Esther, the wisdom of Solomon. It's like a copy of the Proverbs and also Ecclesiasticus. Pero ano po yan eh, hindi talaga mararamdaman mo hindi inspired. Eh, lalo na si Solomon, kung marami naman siyang naisulat talaga during his time, pero hindi talaga inspired. Hindi kagaya yung Song of Solomon. Baruch with the Epistle of Jeremiah is like a duplication of Jeremiah because Baruch is, as the secretary of Jeremiah. And the Song of the Three Holy Children is like the friends of Daniel, diba? Shadrach, Meshach, and Abednego. And this is the Song of the Three Holy Children. The History of Susanna, Bel and the Dragon. And Bel is, you know, it's the name given by Daniel, no, Belteshazzar, no, parang ganun yung significance noon. But of course it's talking about the idols during that time. The Prayer of Manasseh, because alam natin si Manasseh, di ba, during that time nagsisisi siya sa kasalanan niya, so parang ito yung account noon. But there is no
you know, connection with the messianic message. And First and Second Maccabees, ito po yung account na kung saan, di ba, mapapansin nyo sa history, nagtapos yung Old Testament into Persian Empire, tapos bumalik na sa Roman Empire. Pero sa history, alam natin na mayroong Greek Empire pa sa pagitan ng Persian at saka ng Roman. Pero hindi nabanggit yun, di ba? Makikita nyo yung account nun dito sa First and Second Maccabees. Particularly, when Alexander the Great died, no? Ay nahati po yung kanyang empire into four commanders. So dito natin. At saka yung revolution ng mga zealot, no? Yung mga tinatawag natin ng mga pangunguna ni Judas Maccabeus, no? Yun nga po kaya Maccabees kasi yung mga followers nung parang kumbaga KKK ng mga Hudyo nung panahon na yun. So dito natin, connection ba papunta mula Persian to Roman Empire, ito yung connection, yung First and Second Maccabees. So ayan. Yan, wait lang ah. Okay. So wait lang po ah. Ayan. Okay, so let's continue. Wait lang, ito na. Okay. So dito makita niyo yung other ng mga apocryphal books. And again, sa atin, pag binasa natin yan, that would be helpful actually when we talk about history. But when we talk about doctrine, we cannot use these books as doctrinal. Pagdating sa ating pananampalataya, we cannot use that as the basis of our faith. Kasi may mga ibang account dyan na kung saan hindi consistent with the other canonical books, particularly dun sa Old Testament. Medyo hindi talaga siya advisable, no? Kasi hindi talaga siya pumapasa dun sa standard of canonicity. Ayan po. So next is, yan, canon of the New Testament. So dito naman, paano natin malalaman kung talagang meron talagang account na pinasulat ng Diyos ito? Itong merong inspiration na galing sa Panginoon yung mga sulat po sa New Testament, because of course the conservative Jews, no, sa Israel, they are not acknowledging New Testament as part of the Word of God, no? Para sa kanila this is heresy. Pero sa ating po mga Christians, hindi po makukumpleto ang Old Testament kung wala ang New Testament, at hindi po mai-explain ang New Testament without the Old Testament. That is why it's very important for us to both acknowledge Old and New Testament. Now let's try a sample verse on reading on 1 John chapter 1:3. Tingnan po natin. 1 John chapter 1 verse 3. Ano pong sinasabi dito through the Apostle John tungkol po sa pagkakasulat nito? 1 John 1:3. Natin, ha? That which we have seen and heard, ayan po, na-witness kasi ni John at saka narinig, we declare to you that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And alam natin na si John the Beloved is one of the, you know, pinakamalapit na disciples kay Jesus. At kung meron man siyang isulat, no, ay that would be a great evidence, no, para sa atin na mapatunayan that yung kanyang epistle should be consistent with the teachings of Christ and of course the other canonical books. Basahin din po natin yung Revelations chapter 1 verse 11, no? And you can just read all of these things, no, later on. Kung meron po kayong oras, please take time to read all of these verses for us to have the evidence of the canonicity. Sabi po dito, Revelations chapter 1 verse 11, ayan po sabi dito, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, sabi kay John, write in a book, huh? And send it to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to the Laodicea. And so forth and so on, even the Apostle Peter, Apostle Paul, no, they have this what we call account that they are writing, no, what they have witnessed, no, kung ano yung mga narinig nila at nakita nila during that time. And actually, there are other New Testament books na ang teorya ay
nawala. Pero of course, kung ano man yung nag-i-exist ngayon at na-retain ngayon, praise God, kasi yan po talaga yung inalaw ng Diyos na atin pong masaksihan at mabasa sa panahon natin ngayon. But of course, ang New Testament po ay meron din yang apokrypha eh, kung tawagin eh, yung parang hidden ba. Ayan, sabi dito, in the canon of the New Testament at the Third Council of Carthage, the Western churches settled on the final form of the New Testament canon. Thus, by the end of the 4th century, 27 books were received. Because during that time, there is what we call Council of Churches, no? The Church Council pala, no? Na kung saan pinag-uusapan yung kabuuan ng Bible. And in the Third Council of Carthage, no, diyan po na-settled that there are 27 books that are acceptable for the New Testament portion. And some of the apocryphal books which became not acceptable, no, sa New Testament ay the Epistle of Saul to Barnabas, the Epistle to the Corinthians, Shepherd of Hermas, the Didact Teaching of the Twelve, the Epistle of the Laodiceans, the Epistle of Polycarp to the Philippians. Polycarp is the successor na po yan ni John the Beloved. Eh, no? Also, the Seven Epistles of Ignatius. Yan po yung mga bishops during that time. Now, for us to have, bago ko po i-discuss to, let's try to examine yung consistency ng Old Testament and New Testament. No? Let's say, let's try to read some of the prophecies in the Old Testament that are being fulfilled in the New Testament. Let's test this. No? Punta po tayo sa Isaiah chapter 9 verse 6. So total, malapit na po ang Christmas, no? And isa po to sa mga pinakamagandang verse. Bago po pala 'yon, no? Isaiah chapter 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Ang sabi po dito, therefore the Lord will give a sign. Himself will give a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Shall call his name Emmanuel. So dito po, ipinapakita na merong propesya si Isaiah na merong isang virgin ang gagamitin ng Diyos para magluwal ng isang batang lalaki. Natatawaging Emmanuel, which means, anong meaning niyan? Kung tatalon po tayo sa New Testament, let's go on Matthew. Again, 700 years halos ang pagitan ng Isaiah at Matthew. More or less, Matthew chapter 1, verse 18. Tingnan po natin, no? 1:18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. Now, if we will try to jump, no, dito po sa verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. At sa verse 23, ito po yung pinapatunayan na dito siya na-fulfill. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Dito po, mas malinaw na, kasi sinabi na yung meaning ng Emmanuel, which is translated, God with us. So si Jesus po ay manggagaling sa Diyos, no, sa pamamagitan ng isang virgin, at napangalanan po yan sa pangalang Mary during the time in the New Testament, at pinangalanan po siyang Jesus. And actually, marami pa po, even the birthplace of Jesus sa Micah, sinabi po yan that Bethlehem will be the origin or the birthplace of the ruler that will come from Judah. Yan. And sa Luke, mababasa po natin that sa Bethlehem po pinanganak ang Panginoon. And actually, we will try to isaysayin po natin, no, yung lahat ng mga fulfilled na prophecies sa New Testament. Sobrang dami po talaga, actually. And you know that in the crucifixion of Jesus, nung araw po na siya ipinako, there were 40 prophecies in the Old Testament ay na-fulfill sa isang araw. Tipin niyo, no? Ganun siya ka-connected. Kaya ang statement po natin dito is the Old Testament contained, the New Testament explained. The Old Testament concealed, the New Testament revealed. Parang ganun po yung ano niyan, yung konteksto niya. Now let's go on to the last part of the study about the basic study about the canonicity
the canon of the New Testament. Paano ba natin madedetermine yung canonicity ng New Testament? Of course, ito yun. Kung sa Old Testament, we are trying to determine the canonicity based dun sa paano nangusap ang Diyos dun sa mga propeta, no? And also, ano yung mga connection nito sa bawat book. At saka, of course, the messianic message. Kung meron ba itong kinalaman sa Panginoong Jesucristo. At it could be useful for doctrine. Sa New Testament naman po, there is a test to determine New Testament canonicity. First is, we need to consider apostolicity. Pag sinabi pong apostolicity, kailangan sulat po siya ng kahit isa sa mga apostol na kasama ni Jesus o naging close. O kaya, sino man na naging close at naka-witness ng mga bagay na kung saan ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. And an example of that is Peter, si John, no, si Paul as well, no, ay na-witness niya. Of course, tinawag siya mismo ng Panginoong Jesucristo at yung mga pangyayari doon ay witness din siya during the time. And even si Luke, na kahit hindi siya Jewish, si Luke, Greek siya, no, Gentile siya, pero na-witness niya dahil isa sa mga Gentiles na naligtas during that time. Na-witness niya yung acts ng mga apostles and even yung buhay ni Christ sa pagsasalin-salin ng mga witnesses na kanyang ifinorm into one account. And of course, yan, first po yan, apostolicity. Dapat sulat po ng apostol o nung sino mang closer or associated with the apostles at naka-witness po, nakarinig ng mga bagay na to directly. Now, spiritual content means spiritual edification. Ngayon, sabi ko nga po, may mga ilang books ng apokrypha talaga, no? O halos lahat nga po yun. Pag binasa natin, there is no spiritual edification, but only historical knowledge. Parang ganun po yan. Hindi po natin talaga magagamit sa spiritual development natin. But if a certain scripture or a certain book, no, sa Bible ay nagtuturo tungkol sa spiritual content or spiritual edification, then that's part of the canonicity. Now, next is doctrinal soundness. Ano po ba ibig sabihin nila? Not contrary with the canonical books. With other canonical books, pag contrary po yan, doon sa mga naging katanggap-tanggap na, like the 39 books of the Old Testament, kung merong isang book na idadagdag ka dyan at yan ay hindi consistent doon sa ibang mga books, then that will fail into the standard of canonicity. So not contrary. Next is usage. It should be universally recognized by the churches. Kailangan na during the time in the early church, kung yan po ba ay talagang binabasa o recognized. Natatandaan niyo po yung account ni Stephen bago po siya na stone to death. No? Ay diniscuss niya po talaga yon, no? Yung simula po dun sa Egypt, di ba? Yung pagkakaligtas ng Diyos sa mga Israelita sa Egypt, tapos tuloy-tuloy po yon. Hanggang sa namatay po siya, ikunento niya yung account na yon. Because alam nila na during that time, no, ito po yung mga naipasa-pasa sa kanilang aral tungkol sa Diyos at sa scriptures. And of course, divine inspiration. Sabi po na 2 Timothy 3:16, no? And for the scripture is given by the inspiration of God. So alam na natin na kung hindi po yan galing sa Diyos, no? Doon po talaga natin masasabing gawa lang ng tao yan. Yes, sinulat ng tao, but the inspiration came from God. Ngayon, madi-discern po natin yan kung yan po ba ay walang kinalaman sa Diyos. Just try to imagine the book of Esther. Ni minsan, isa, kahit isa, hindi nabanggit yung word na God. Yung pangalan ng Diyos, hindi nabanggit. Wala talagang God dun. Pero mapapansin niyo yung providence ng Diyos, pag binasa mo, makita mo mayroong inspiration ng Diyos yung pagkakasulat. Because ipinapakita kung paano ipinreserve ng Diyos ang mga Hudyo na panggagalingan ng Messiah. So makita po natin. And this is the 5 standard, mga kapatid, particularly in the New Testament, on how to determine the canonicity of a certain book para maging karapat-dapat siya sa Holy Scriptures. Ayun po. So by next meeting, mga kapatid, we'll be discussing another topic which is a very theological topic about inerrancy, inspiration, revelation, and illumination. Ito po yung mga terms sa bibliology na dapat aware tayo para yung ating theology pagdating sa pag-aaral ng Bible ay maging mas malinaw. So I hope meron po kayo natutunan, no, sa basic knowledge po natin about bibliology. So
So maraming salamat po at kung meron po kayong mga questions, no, you can just send us, no, yung ating pong mga ilang mga katanungan or inquiries, clarifications. Pwede po kayong lumiham sa amin sa pamamagitan po ng mga contact details na nakikita nyo sa inyong mga screen. Ayan. Praise the Lord. At once again, no, bago po ako manalangin, no, ay nais ko pong batiin yung mga kakapasok pa lamang, no, at nasa kalagitnaan po kayo nakapanood. Welcome po kayo at salamat po sa inyong pagsubaybay at hindi kayo nagsasawa na talagang manood dito po sa ating programang Learn Theology. Ayan po, pinapasalamatan po natin ang lahat ng bumubuo ng programang ito, particularly po, no, sa Send the Light Ministries and also Light in Jesus Radio Online. Sobrang kakabless po sa Panginoon. Glory to God sa lahat ng ginagawa niya para sa atin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang po tayo, wag po tayong susukot, magsasawa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, let's just flash all of these Psalm greetings, no, at pasasalamat na atin po makikita ngayon sa ating screen. Yan. Praise the Lord po sa inyong mga buhay at kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito po sa ating programa. Ayan. So by next meeting, don't forget to watch, no, ang ating pong mga susunod na lessons about inerrancy, inspiration, revelation, and illumination of the scriptures para mas lalo pa pong lumalim yung ating pagkaunawa sa salita ng Diyos. So I think we will be just counting two more Saturdays to finish the subject, Bibliology. At I would like also to thank Pastor LJ for accommodating us always dito po sa ating programang ito. Maraming salamat po. Please join me in prayer before we end. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat pong muli sa araw na ito na kami po ay nakatapos muli ng isang pag-aaral patungkol po sa subject na Bibliology, particularly po sa pag-aaral ng doktrina patungkol po sa Holy Scriptures. Thank you, Lord God, for you have intervened, Panginoon, just throughout the history na nakarating po sa amin itong written word of God so that we can study your very message, Panginoong Diyos, at matulungan po kami sa tamang pag-aaral nito at magabayan po kami sa tamang pamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Nawa po, sa amin pong patuloy na paglago sa pag-aaral ng iyong mga salita, bigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng lalo pang inspirasyon, na lalo pang maging kagamit-gamit sa iyong kaharian, na lalo po kami makapagpanalo ng marami pang mga kaluluwa at ma-declare po namin ang mabuting balita ng kaligtasan para po sa ibang mga tao, lalong-lalo na po sa mga wala pang pagkakilala sa iyo. Nawa po, continue to motivate us to do the great commission. Motivate us, O Lord God, to serve you, to minister to you, Panginoong Diyos. Upang sa gayon ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan so that we can produce a true worship that you desire, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Seluan mo po ang lahat ng aming mga natutunan. Pagpalain mo po ito. And even Lord, sa Send the Light at sa LIJ, please continue to bless us, O Lord God. And give us resources on how to accomplish, O Lord God, all of the missions na ipinapagawa mo sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang mga tao na kung saan kabilang sa programang ito. At nawa, seluan mo po lahat ng aming mga natutunan. Kung nasa gayon, hindi po ito mawala. Kundi magbunga po ito ng napakarami dahil magagamit po ito sa aming pong paglilingkod sa iyo. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala na po namin sa iyong lahat. And sa susunod na Sabado po, ihatid niyo po muli kami dito sa programang ito nang merong kalinawan ng isip at nagagalak na puso. Maraming po salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan po. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you talaga, no, sa inyo pong patuloy na panonood dito po sa ating a portion sa Light in Jesus Radio Online. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Dan Lopez. And that always says, there is life in Jesus. Praise the Lord. A blessed day to everyone. This is Pastor Dan Lopez of Send the Light Ministries. And I would like to invite you to our new online program entitled Learn Theology.
If you want to understand more about the fundamental Christian doctrines and be equipped for a more effective Christian witnessing, join me in studying the Bible every Saturday at 3 o'clock in the afternoon via Facebook Live, here at the official Facebook page, Candlelight Ministries and Pedro Laguna, and of Light in Jesus Evangelistic Church International. This program will be aired and produced by the Light in Jesus CMCI online radio program. Thank you very much. See you. And God bless. I'm growing stronger every day. Growing stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger every day. Tried it all my way, just couldn't find the road. Then I heard what you told me, and then I was, and then I was sold. I'm growing stronger every day. I'm keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger every day. I mean, I was stubborn, wouldn't change my ways. Took a lot of sorrow until I found you and found better days. I'm growing stronger every day. Keeping your word, I'm trusting your way. I'm looking ahead with one thing to say. I'm growing stronger every day.